morning. So today, mag-grocery kami. Oh, hindi naman kami nagpa-panic buying kasi wala naman kaming pang-buying. Panic lang. Tsaka ito yung usual way naman namin talaga, di ba? Pagka Saturday, nag-grocery kami. So mag-grocery kami ngayon ni Mami. Yan, si Mami. Inagaan ko lang. Inagaan lang namin kasi, syempre, nabalitaan din namin kasi na, ano eh, talagang yung mga tao nagpa-panic buying talaga. So inagaan namin para kasi inaan namin yung dami ng tao, yung butos ng tao. So syempre ang bibili lang namin yung usual na binibili namin, siguro magdadagdag lang kami ng mga tilata, yun lang. At saka kung makakapabili kami ng alcohol, pero syempre 2 pieces lang, hindi naman yung ano. At wala rin kami kasi kaming pambili ng ano, kalahating cart. Punong cart. Kasi puno, grabe. So guys, so i-vlog namin, titignan namin kung ano yung sitwasyon ngayon sa supermarket. Diba kasi nga, dahil bukas is magkakaroon tayo ng dineclare ni President Duterte yung community quarantine sa Metro Manila. So ayaw nilang kasing sabihin na lockdown eh, kasi hindi naman talaga totally lockdown. Meaning, pag lockdown kasi walang makakapasok at makakalabas ng Metro Manila. Pero ito kasi, pwede pa rin makapasok at makalabas ng Metro Manila as long as may proof ka na nagtatrabaho ka sa Metro Manila or meron kang official business. So, ibig sabihin, bawal lang yung mga gagala-gala lang sa Metro Manila, hindi naman taga Metro Manila. At saka guys, syempre alam naman natin, napakadelikado talaga ng sitwasyon ngayon kasi ang bilis, sobrang bilis dumami ng mga person under investigation tsaka yung mga nagpa-positive sa COVID-19, no? So kailangan talaga natin mag-ingat, guys. So yun, samahan niyo po kami and i-vlog po namin mamaya yung grocery namin. Tignan natin yung sitwasyon dun sa grocery. Okay, so paalis muna kami. So yun guys, as a precautionary measures, so may dala kami ni Mami na face mask. Pero face mask tsaka alcohol. So tignan nyo guys, hindi namin ginagamit kasi nasa kotse pa lang naman kami. So dalawa pa lang naman kami nakasakay sa kotse. So ang weird lang kung gagamitin mo yung face mask mo na nasa kotse ka at kayo lang ang tao, di ba? So ibig sabihin, wala pa, well, there's no way na mahawa kayo dahil kayo pa lang naman yun nandun, di ba? So wag lang OA minsan, di ba? Pero syempre pagdating namin dun sa SM supermarket, that's the time na magkamish. At syempre may dala rin kaming alcohol, so sanitizer. So every time nahahawak tayo sa mga bagay, kailangan nating mag-alcohol. Syempre precautionary measure lang yan, no? Kailangan natin talaga mag-ingat at this time eh. Kasi ang sabi nila, ang sabi ng DOH or yung mga naririnig ko rin, mga experts, mga experts sa ganyan is, yun nga. Yun guys, so ayon sa mga expert, yung COVID-19 natatransmit niyan through droplets, no? So pagka bumahing, naubo yung droplets na yun. And inaano rin nila kasi wala pang study or wala pang, hindi pa napapatunayan kung bang pag nagdroplet na drop mo siya sa any surface is namamatay siya sa init. So wala pang ano yun. Kaya tayo kailangan lagi tayo may hand sanitizer. So every time na nandun tayo sa public at humawak tayo sa anumang bagay, kailangan natin i-sanitize yung kamay natin. Bakit? Kasi yung kamay natin, yun yung madalas na inaano natin sa ilong natin, sa bibig natin. So once na nagtayo natin sa ilong natin, sa bibig natin, or sa mata natin, doon na nagtra-transmit yung virus. Kaya kailangan natin mag-face mask. So protection lang naman yan, but hindi rin naman siya 100% guaranteed na mapoprotect ka sa COVID. It's just another protection, yun lang. So yun, so papunta na kami sa supermarket. So yan, may mga nakapila na hindi pa bukas. So papunta na kami ng Mami doon. Hala guys, so 10 a.m. pa yung bukas. Dati 9 a.m. bukas na eh. Pero ngayon 10 a.m. na yata. Waiting pa rin kami kasi 9:30 pa lang. 10 a.m. na yung bukas ngayon ng supermarket. Kaya waiting pa rin kami dito sa labas. Kailangan daw merong social distancing 1 meter. Bakit ka nakadikit sa akin? Parang close na close tayo, hindi 1 meter. 1 meter daw. Usok ka. Tinulak ako. 1 meter dapat umusok.
Wala akong virus, di nga ako lumalabas ng bahay. Wala. Hintay pa rin kami rito eh. 7 minutes pa. Parang ano lang eh, parang film showing. Haba ng pila oh. Ganda no. Blockbuster eh. Kung kami yung iba nandun no. Kasi 37.6 yung temperature. Kami 36 eh. Kasi malamig, malamig na malamig pa yung ulo namin. Sila baka nag-init yung ulo nila kaya ano eh. Hindi pa kami nagpa-panic kaya 36 lang. Kaya nakapasok na agad kami. Sila siguro, ewan ko, baka mainit yung ulo nila. Namimili ako ng aga-aga pa. Marami pa namang supply actually. Sa bagay, hindi ko masasabi kasi maaga pa eh. Ewan lang natin mamaya. So yun guys, bumili kami ng ano, ng salmon. Yung ulo ng salmon. Para isisigan namin yung sinigang na salmon. Dito na kami sa ano, sa mga ulam muna. Tapos after nun, sa mga essentials na. Okay nga, yung binigay sa amin na ulo ng salmon, yung asin talagang kahati pa lang. So, ibig sabihin, bagong-bago yun. Fresh. Mas pogi pala ako kapag naka-face mask ako. Dapat pala mag-face mask na lang ako lagi, yung mga talagang tita. Gamit. Maanghang yan. Tingin ka, salmon. Ayan, mega din yun. Sabah. Ito daddy, kas makarel. Ang gamit natin is ano, canola. Hindi, canola. Ay, claro pala, claro, claro. Ito daddy, claro. Yung isa lang, isa lang. Ito, tutu. Yan. Claro, claro. Oo, klarong klaro. Para klarong klaro yung mantika. Ayan. So, doon naman tayo sa milk. Milk ni Jairo. Dinang Similac. Yan yung gatas. Dati 1 week lang. Oo, 2 weeks na. May 1 week kang ano. Oo. Pero gusto ko breastfeed pa rin. So ayan, Similac yung milk ni baby. Kuha tayo yung Bear Brand, daddy. Bear Brand. Diyan? Mag-grocery, guys. Ayan na. Si daddy. 234. Dalawa na. Tapos may pre siyang ganito. Dalawa na. Bili pa rin ako. Bayad na si daddy. Bayad na siya. Ayan. Yan lang yung maliit. Asa na kaya yung dating binibili ko? Meron pa isang brand yan. Sweet and chili. Ayan na lang. Daddy. Grabe ang daming tao. Grabe guys, nagsa talaga yung tao. Feeling ko lang ha. Kasi every week naman talaga kami nag-grocery. Hindi ganito karaming tao, lalo na pag Sabado. Sunday pa, oo. Kasi diba, walang pasok. Pero Sabado, hindi ganito karami na sobrang aga. Dami talaga eh. Unusual lang. So, it means nagpapanik bahay na rin talaga yung mga tao. Diba? Guys, so, kanina doon sa alcohol, nakalagay doon maximum 3. Pero kahit isa, wala. Walang stock. Tapos pumunta kami dito sa Lyson, wala na rin stock. Grabe. At isa na Lysol eh, diba? Wala, wala na kami yung ano eh. Kaya nagpusin
Laki naman. Nakapila na kami sa bayaran. Mahabang pila yun. Tingnan natin kung abutin tayo ng isang oras. Kasi sabi doon sa mga balita, nung manakalang araw, inaabot daw ng isang oras sa pagbabayad. So, ang time is 11:23. Tingnan natin kung abutin tayo ng 12:23 sa pila sa pagbabayad. Naiinip na, gutom na yan. Tingnan mo yung mukha, tingnan mo yung pisngi, oh. Sobrang maraming tao. Lumit na yung pisngi, eh. Nakakalula yung tao ngayon, guys. Every Saturday kami nag-grocery, pero grabe, yun lang yung ganito, yung crowded. Sobrang. Tsaka halatang gutom na siya, tingnan. Lumit na yung pisngi niya, eh. Lumipis na. Nakainin na kita, zombie. Wala, pagka ganitong maraming tao, hindi masusunod yung social distancing yung sinasabi. True. Tsaka feeling ko, mali yung ano eh, mas shorten are yung pinatupad nila ngayon, 10 a.m. Dati 9 a.m. bukas na. Pero ngayon, 10 a.m. Mali yun eh, kung gusto nilang tapos social. Tapos kanina yung pinapasok, 38. Tayo 36. Mga 37 points. Pero dapat hindi pinapasok in 38. Kasi actually mali yung strategy na ganun na pina-shorten mo pa yung ano oras. Kung gusto natin masunod talaga yung social distancing, dapat nga naging 24 hours eh. Para yung tao may choice na mamili kahit madaling araw, di ba? Madaling araw, kaunti lang ang tao. Pero eto hindi eh. Pina-shorten nila. So, di natin alam kung strategy nga yan, di ba? Strategy na mas dadami yung pipila para mas magpapanik yung tao, para mas magpupunta ng grocery, diba? Hingan natin kung ano oras tayo matapos. Hindi pa rin kami nagla-lunch. Sa bagay, nag-breakfast naman. Yan yung mga pinamili namin. Hindi tayo nagpanik. Sakto lang. Pero, hindi natin nasabi na wala tayong nabiling alcohol. Guys, sinabi ko kanina, wala. Pati Lysol, wala eh. Ayun. So actually, pag nag-grocery kami tuwing 15, marami rin naman. Pero hindi lang gantong karami compared sa previous. Kasi bumibili kami ng marami. Every end of the month eh. Guys, nandito na kayo. Malapit na kami, isa na lang. So kami na yung nandun sa may counter. So wala namang isang oras. Kasi 11:23 yun eh. Tapos 12 na. So wala pa naman isang oras. Siguro mga 40 to 50 minutes. Kasi matagal na rin, ano? Bagay kasi di pa rin naman tapos na sa harap namin. Tapos kami pa din. So, hindi na natin. Ngayon guys, tapos na kaming mamili. Ilalagay ko lang sa grocery ko sa kotse. So, bale, 6,144 yung pamili namin ngayon. So, kung tayo, pagpunta na tayo kay mami. Ang bad thing lang doon sa pagkakanan ng thermal, pagka 37 point or 37.6 something yung ano nila doon, pinapatabi lang muna nila yun, bali pinapatabi lang muna nila tapos pinapalawig muna ng konti siguro kasi ang ano nila, sabi nila baka daw mainit lang sa labas kaya ganun. Pero sa amin kasi ang protocol namin doon sa opisina, hindi pag 37.8 ka, hindi ka na papasok sa office, pauuwiin ka na dito, hindi eh. Ano muna eh, pinapaano muna doon sa tabi. Parang palamigin ka muna ako sa aircon ba? Yun lang. Yun guys, so pauwi na kami. So, yun, pauwi na kami ng bahay. And i-end ko na yung vlog. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's Jigs Aborde and Ma'am Shiroz. That's all. Bye for now. Bye.